Breast cancer nangunguna sa lahat ng cancer pagdating sa dami ng mga bagong kaso noong taong 2020. Breast cancer kayang maagapan kung maagang magdadiagnose ayon sa mga eksperto. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Naoperahan noong 2014 ang breast cancer patient na si Aurelia Cinco, 69 anyos. Pero dahil sa kakulangan ng regular pa ring check-up pagkatapos ng operasyon, bumalik ang bukol nitong 2020. Malaking halaga ang kailangan, tsaka maraming proseso yung mammogram. Natatakot po ako, ma'am, ng mammogram kasi sabi masakit kasi iniipit daw yung soso. Ngayon ko lang napatunayan na hindi pala masakit. Ngayon na ang gusto ni doktor na i-totally itanggal yung didi ko kasi yun na daw lang ang paraan para mawala yung bukol. Ang kanilang bilang umabot pa sa halos 10,000 nitong 2020. Mahigit 10% ng lahat ng pumanaw sa cancer sa bansa. Ito na ang nangunguna sa lahat ng cancer pagdating sa dami ng mga bagong kaso noong 2020. Ano ba ang mga senyales kung posibleng may breast cancer ang isang babae? Ang most common kasi is may lump, yung nakakapa nila yung bukol. And yung iba naman, magkakaroon ng changes yung skin ng ano nila, ng breast. O kaya meron nipple, nag-re-retract yung nipple, pumapasok. Yung iba naman, may discharge. May lumalabas na, pag pinisin nila yung nipple, may lumalabas na discharge. And then other patients naman, hindi pareho. Yung isang breast malaki, tapos the other breast naman maliit. So uneven yung laki ng breast na hindi naman dating ganon. And also, at times, meron din pain. Kaya paulit-ulit ang paalala ng mga doktor, regular na magpa-check up ng dibdib. Sa mga nag-aalangan naman dahil sa mahal na pagpapa-check up, sabi ng DOH, part po yan ng ating mga PhilHealth consulta packages. So, wala po siyang bayad. Meron na rin naman daw teknolohiya para sa mas mura, mas mabilis at hindi masakit na breast examination tulad ng inilunsad na thermalytics. We have 100% sensitivity, ability to detect cancer, and 92% specificity. That means there could be some false positives, so that's why ultrasound is needed before you go for biopsy. So it's very reliable and accurate. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.